Okay naman. Bongga. Si Paolo, dati ano ka lang, pastor dun sa ano. Di ba? Doon sa Dear Heart. Dear Heart ba yun? Ano ba yung isa? Ano po yung Dear Heart? No, may ano ka, pastor ng... Si Sandino Martin yung pastor doon. Ay, Sandino ba yun? Sorry. Ay, romali, ganun. Pero ba, hindi ito lang ha. Pwede na natin baguhin ang question. Ano nasabi mo na level up ka na? Kasi di ba, baguhan ka, tapos ngayon nakaka... Dreamscape Entertainment ka na, MMK, ang husay-husay mo. Siyempre. Yung bilis ng takbo ng karir mo, yun ang ibig ko sabihin. Para sa akin po, hindi ko, gaya po na sinasabi ko sa lahat, hindi ko tinitignan kung umangat man ako or hindi. Yan. Basta sa akin lang. Ang dami kong kailangan matutunan. Gusto ko lang matuto. And siguro if sumikat man ako, hindi. If sumikat, parang bonus na lang yun. Hindi ko tinitignan talaga. Gusto ko lang ma-master ko kung ano man yung ginagawa ko. Wala na akong ibang focus. Gusto ko lang umarte talaga. Yan lang. Kay Direk Abel, matatakot ba talaga yung viewers dito? May ano na ganun? Exent? Matatakot sila? Yung intention ng work ng Parasite Island. So, pero binabalansa din namin kasi yung time slot niya is 7 o'clock. So, tinitipad din namin na nandun yung takot pero nandun din yung medyo hindi naman parang character na kakalit. Ano bang parang nakakadiri. So, parang gano'n. So, balansa. Kakadiri na nga. Actually, tira pa. For Desiree, my last question. Ini-aim mo din ba na ano, di ba alam mo naman ngayon si Dimples Romana kung gaano siya kasikat sa Kadenang Ginto. Gusto mo bang makamit din yung ganung character sa pagdating ng the future? Hoy, sa may bukas pa, pinag-usapan ka. Pinag-usapan ka, pero ito yung kay Daniela kasi matindi yung impact eh. So, may ganun ka bang aim? I'm happy for Dimples. I'm very proud of her. Maganda yung nangyari sa kanya. Nag-trending siya. Nanalo pa siya ng award, social media, something. I don't wanna aim naman for that. I'm just happy with what I'm doing. I'm contented and yun nga, bonus na nga lang din yun kung mangyari yun. Pero that will never be my intention. I just wanna act and I love what I'm doing. So I'm okay with that. And I'm very happy for her. Super. And most important, yung staying power mo ng career mo nandiyan talaga. Congratulations. To maintain, thank you. Congrats sa buong cast and to Direk Abel. Thank you, Peter. Thank you, Pete. Eto, partner, speaking of intellectual connection, wala iba kundi si Jojo Pandaligan, entertainment editor of Manila Bulletin and another certified vlogger sa kanya writer PH. So, Jojo. Hi, Direk. Mas mahirap bang kunin ang go signal ng ABS pag ganito yung mga projects? Mas mahirap kasi aside pag mga regular teleserye, tumatakbo yung kwento sa normally sa revenge, sa family. Pero ito kasi kailangan may mythology kami na kine-create. So yun, so medyo matagal yung pag-uusap namin sa creative pagdating sa mga ganitong klaseng project, pag may fantasy. So kung ang rom-com or yung mga usual, ilang buwan lang. Pag ganito, gano'ng katagal? Like ito, ilang buwan yung plinano? Ang preparation, patulong sa writers. So, parang ready natin to ng for 3-4 months. Parang gano'n yung sa pagkaalam ko. Kasi medyo late ako pumasok din eh. Nung dumating ako doon sa team, meron ng kwento din. So, dinevelop na lang din namin. Pero mas medyo nagtagal din kami sa mythology. Finally, saan po nang galing yung choice of Linta as the creature to be feared? Sorry? Yung pagtili ng Linta kasi there are other things na pwede namang gawing object of friend. Linta kasi... Pwede namang butete. Kasi bakit Linta? Kasi ano nga, parang na-connect din namin yung Linta na, di ba... Paano siya? Bloodsucking. So, yung Linta naman, metaphor natin sa family. Yung Linta ng pamilya ng community. So, kinonect na po namin. Jo, andito yung isa sa mga senior writers natin. Gusto ko, interesado rin ako malaman. May mondyang kwento mo nga yung bakit Linta. Tapos,
pag sinusulat nyo ba to, you are a teleserye writers, TV writers naman are exactly the same as yung mga, ganun pa ang treatment ng pagsusulat nyo, Monja? Can you stand up? Sige, sige. Well, actually, yung history po nitong project na to, in Dreamscape po kasi we do our annual creative workshops wherein we brainstorm concepts, tapos nagda-dine up po kami kung anong papalabas namin for the next year, ganyan. Nagkataon nito pong Parasite Island, na dati dead end, Parasite ang title. Ang nakaisip po ng concepts, kung nakita niyo po sa broad credits, si PJ and Trinal, so siya po yung anak ng Sardeo. So yun po, nang approve po yun, and it took siguro mga 2 to 3 years bago namin naisip, nirecommend na, oh, yung sponsored natin sa Kambat, kasi parang, it's a strong family drama, pero medyo horror, medyo suspense yung background. Ayun, suspense. So dun pala, ang original na monster dun is mga slugs, mga suso. Tapos ginawa namin ng leeches, linta. Para mas maging... What's a shock? Chalang. Yung mga snails. Snail pa. Yeah. And then yung sa process naman po, well, nung hindi pa nagtapos yung Kambal, so nag-brainstorm na kami, nagpa-approve na kami, tapos binago namin yung kwento, naging family na siya. Tapos, nung pumasok si Direk, nasa script stage na kami nun, tapos application ng inputs. And ang medyo challenging po dun is, yung brand po kasi ng Dreamscape is, we don't really focus lang dun sa entertainment, kundi yung values. Naka-centro po dun sa family kasi yun po yung kakapitan po, especially 7 PM siya, family viewing. So, nakabantay po kami yung creative namin si Yang Siglar, tsaka yung head writer namin si Miss Marina. Huwag papabayaan yung mga problems ng mga characters kasi yun po yung pinakamahalaga sa kwento namin. And yun din naman po yung brand ng ABS. So, lahat sila magsashine dito, Monja? Yes, lahat sila may mga problems, lahat sila may relationship, and then mare-resolve in the end. Wow, thank you. Ang ganda, thank you. Okay, John, may additional. I sorry. And partner, we'd like to welcome lang the head of ABS Event Corp.com, Sir Kane Choa. Ayan dyan. Yeah. Kawin ni Rafael Rosel. Ano ba lang kasi ito na, hindi ko masyado ang charot natin. And the partner, may slight resemblance kay Rhea Ataide. Wala ka ba? Kung di si Kate Adar. Kala ko kay Lisa Lorena. Random Republic.